لما فتحته قلنا كله مكاون سلام سلام وكأرون من الجعلان أدونا فتلا المغا فلتان سوابو سمغا أدلام ديلي كنا من أناك مويئكم تامين ديلي كنا مويئكم فنالبوت ديلي كنا مويئكم كالوشان ستان كنديلي ang impet na imong pagmahal sa mga pulong na gihatag kalimyo sa inyong ministro, mao ka na ang makapasintot kalimyo na ikaw mahiabot nga ito sa ganghaan, ingon man sa ginhalian sa Diyos. Kanang mga praktis pinasikat sa ngunana ng mga butang, ng mga rupot-rupot kumun sa Diyan, that is material. That is material. Isa lamang ka na sa mga butang na dili makasimo kanimo sa imong kaluwasan. Pakitang tao lang niya. Yung sinasabi sa Tagalog, pakitang tao. Basta lang masabi na ikaw hindi nagkain ng kanin. You are a literate man or woman. Needed. That is in the English. Sabi niya sa'ya, pagpakita lang ka na sa imong pagkatao na ikaw, magpatuo na dili ka, makaunukan o mabuhin ka. But the most important there, mga kapatid, ating mga kapatid, ang pinaka-importante doon, ang mga pulong na ibinigay sa inyo, yun ang mga importante doon. Pagdating ng panahon, kung darating man, alam ko'y darating at darating ito. Pagdating ng oras at panahon, na tayo'y wala nang makita, wala nang makitang pagkain o anumang kayang grasya, na sa ating ngayong natanggap galing sa Panginoon, sa ating may kapal. Ito po'y wala na. At wala ka nang magawa kung hindi iba. Ang magawa mo lang, ang paggamit na lang sa pulong na binigay sa inyo ngayon. Ganito ang nangyari, mga kapatid. Tulad, na ikaw po'y nasa bundok o sa dagat, sa tubig. Wala kang atin. Wala kang makitang bigat, wala kang makitang mga crops, kung anumang mga pagkain na gusto mong kainin. Tapos wala dyan. Anumang gagamitin mo doon? Ang madali na magamit mong mga kapatid, isang bagay lamang, kung hindi, yung pulong na yan. Kapag nakamemorize ka na isang pulong na binigay sa inyo, at nasa ulo ninyo, nasa isip ninyo, yung pulong na yan, yun ang makakapagbigay sa inyong buhay. Ngunit, kung kailangan natin, mayroon pang buhay na para sa ating mga anak. And if you love your children, my friend, and the children, children for your children, situation, kailangan o kinahanglan ngayon, igugmaon tang atong kaugalingon, igugmaon tang atong Ginoo, labi sa natanan, sunod. Niyana, naakanin mo ang kaluwasan, ang naakanin mo ang gahong sa Diyos, gikan sa imong pagigugma, sa imong kaugalingon, ngadto sa imong mga anak, ngadto sa imong ginikanan, ingon man sa atong Ginoo, Diyos. So I said, you love your child, you love yourself, you love your mother or parents, you love them, you love more and more, you love God. Ganito, maokini mga anak ang oras na akong yandihan ganun. Oras na napasado para kamo magkapaminaw ngayon kung oras na huwag na ano kinipundo ka. Kaya nagmayon maglaybalo namang kunana. But before he goes to his father, bago siya lumipat
He said to his people, I will be coming back to judge the living and the dead. But before the judgment, bago daw tapusin ang tao, sa dili pahukman ang kalibutan, there will be blood. Ngayon, mga kaibigan, mga anak, nabasa ba ninyo sa mga magasin? Have you read in the newspaper? The Middle East now started the war. May gira na ngayon sa Middle East and the Egypt. Nagigira na ang mga tao doon sa Egypto. Bakit kaya? Ngano ka ha? Why? Ngano? Nalagira man, natuwa man dito magpagkatao. In fact, Jesus Christ was born to that place. Bakit kayo magulo yung lugar na yan? Siyempre na naman, doon nila sinusugat ang puso ng ating Panginoon. Kung sino mang taong nagsusugat sa Kanya, sino mang taong pumatay sa Kanya, kung saan man yung tao na yan, doon din magtapos ng yara. So, when God started to the place of Egypt, being obliged to the man, and to Egypt. So, unang-una pala, una sila doon matapos bago dito sa mga Pilipino. Mabuti tayo mga Pilipino, mga anak. At alam natin, and you know how to pray yourself. You know how to pray to God. You know how to ask from Him. But some of the people do not know how. Do not know what to do. It's not like a Filipino people. They know what to do and they know what to go. Mga anak, gaghana ang tao. Nanangita kung isang kahayap sa ilang lipod. Kapan? Diyutay lang ang tao nga nangita kung unsa ang iyang angay pagkabuhaton. Daghan ang nangita sa Diyos. Milyon o milyon ng mga katawhan nga nangita karoon sa Diyos. Labaw na sa kahon. Nagaampo kaniya. Ngaunta sila matagan sa kahayag sa mangitnis nga ilang lipuyan. Apan ang ilang pagampo. Wala sila makasabot o wala sila nakaanto. Wala nila madawat. Ang gihatag na grasya gikan sa Diyos ngadto kanila. Nalipat gihapon sila. Ngan man! Nga nalipat man nga unta mo may gipangita mga nas. Apan nalipat sila kay matod pa sa tong Ginoo. In my return to this earth, I will change my figure. And I am like a thief. I will insert a man without the material. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon, mga anak. Katulad siya ng isang mangnanakaw na tao. Wala kuno'y masayod kaniya kay siya o sa kakawatan na wala bisang si kinsa na masayod. Maukin eh, mga anak, ang hinungdan. Matod pa sa atong ministro kagahapon. Kung ang tao dili pagkadikahan sa espiritu, wala siya mahimo niling kalibutan niya. Maubadyay. Without the guidance of the Spirit or the intuition of the Spirit of God, human get nothing in this world. Wala kang magawa, mga anak. Yun nga sinasabi ko, if you will defend of your education, materially, mga anak, wala ka in taon. Sayang yung pinag-aralan mo. Because what you have learned and what you have read in this world, my friends, is that what your professors taught you. Pero ang Panginoon, mga anak, walang professor. He does not even go to school. Walang universidad ng ating Panginoon. But he know what to do and he know where to go. Hindi katulad sa atin ngayon. Dami ng universidad, marami na nating nalaman, pero ang nalalaman natin, galing na rin sa tao, hindi galing sa Diyos. Yun lang ang kamalian ng tao. Ngunit, kung kailangan natin mayroon pang buhay na para sa ating mga anak. And if you love your children, my friends, and the children, children for your children, see to it. Kailangan o kinahanglan kayo, igugmaon tang atong kaugalingon, igugmaon tang atong Ginoo, labis ang atanan,
sunod ni Ana. Naakan nimo ang kalwasan. Anaakan nimo ang gahom sa Diyos. Gikan sa imong paghigugma, sa imong kagalingon, ngadto sa imong mga anak, ngadto sa imong ginikanan, ingon man sa itong Ginoong Diyos. So I said, you love your child. You love yourself. You love your mother or parents. And after that, you love more and more. You love God. Ganito, maokin eh mga anak, ang oras nga kung yan hiyan karon. Oras na nga pasado. Para ka mo makapaminaw gayon. Kung oras ha, huwag nga no, tinimpundo ka. Kaya nag mo ingon mo, nahibalo naman ko na nga. Pinawang imong naibawaan mga anak ko. Siman ibaya ngang ingon sa itong Ginoo. Dito sa papan nga bato, makita nato ang gisulat sa itong Ginoo. Nga matod pa niya, daghan pang igsusulat tapan wala na ikasulatan. It boasted me up, boom, pipam. Daghan pang igsusulat tapan wala na ikasulatan. See? Maka na mga anak ang inyong pangitaan. What are you looking for? Hahanapin natin yung hindi pa nakasulat upang kayo makaintindi and so that you will learn. Huwag na ninyong iintindihin yung nalaman na ninyo. Kailangan yung hindi pa ninyo nalaman. But I said on at Kim Hertog, kung kailangan ninyo ipupunta kayo dito, kinahanglan. You have to learn, you Kim Hertog, not observe. Naintindihan ko, mayroon kong mga tao dito ipupunta lang dito para mag-observa. Naibaw ko nila mga anak. Sakit kina sa among balatian na kamo mag-observa lamang. Moment nga nga sa idili na lang ako. Mupatod sa akong sugilanon. Nga naman, sayang ang among paghatag ka ninyo. Sayang ang among pagsakripisyo. Ano gun? Kinsa ba kamo nga mag-observa ka na mo? Who are you? Sino ba kayo? Do you think you know more than me? I hope you will understand me. Mga last, dili na ako maglangan. Doon ay adlaw magkita kita. O sunod ng mga oras, mupalabay o siya ko. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Inaot-unta ng Diyos ang naka ninyo. Apan sa dili pa kumugikan, hatod ko o siya ka ninyo ng pinakalugas ng mga pulong iawat sa inyong mabalon. Kinsa ba'y manti ko diya musulat o glatin alat? Asa ba si Nazareno? Nabalya? No? Niya ka pa? Ha? Kinsa ka ba? Ha? Nazareno po. Nazareno? Tagalog ka? Bisaya? Kung hindi kang Tagalog? Hindi ko nang bahaya, Lolo. Ha? Kung ba? Kailan ka dumating? Saan ka galing? Sa Maynila po. Ah, Maynila? Saan ka galing, banda Maynila? May kabin po. Karating mo lang. Ba, hindi ka nagsabi, dumating ka na ito. Para sarabungin kita sa ano. Ha? Hindi na kailangan. Yun ba? Kumusta na kang mission mo? Isawag ko naman ang display. Kunting ka, may kaunting kaharapan. Yun ba? Eh, kumusta ang mga tauhan natin doon? Kumusta naman po eh, nagkakagulo at nagkakaroon ng alito na kalalo. Yun ba? Kung yun naman hindi maiwasan. Pero, not so much. Sa palagay mo, eh, ano kaya? You can unify them also. With the blessing of God, you can do it. Just pray to His Noah. And I know that all the teaching of God will be given to you. Alam ko na may ano ka doon, ano? Pinasubaybayan ka palagi ni Dr. Yed Snowball, ano? Alas yung ganak sila doon mo. General automatic round. So you can use this, you can use this for medicine, you can use this Latin words for protection, and anything you like. Kahit ano anong gusto ninyo gagamitin itong Latin na ito, pwede. Bisag unsa mga alat na mga klase na inyong gamitan kining Latin na mahimo ang inyong magamit. Panalitan mo ingon ka mo gamito ninyo kilisa. Protection, pwede kina magamit. Panangitan mo, ingon ka mo gamitin sa medisina o tambal, baka ha? Pwede siya. Alanak, lata. Bumalik.